Bago lahat, pumati ka muna sa ating mga kamay. Sa buong mundo. Hello sa lahat ng mga nanonood ngayon. Buong mundo, hindi lamang sa television, kundi sa pati sa social media. That's right. Alam mo, what do I call you? Senator? Nailang ang siya? Manny. Manny, okay. Itong nanonood sa atin ngayon, pwede bang ikaw na mag-nanonood? Basta, maiba lang. Diyan ako, dito ka. Diyan, gusto ko eh. Gusto ko. Maiba lang. Bakit? Walang tanungan. Dito ka yan. Para maiba lang. Okay, dito ka. Paano? Okay. Laki ng kamaho talaga. yan. Okay. Yan, ikaw ang magsabi yan. Ilan ang Twitter followers natin? Okay. Okay. Yan. Yung camera. Saan ang camera? Yan. Twitter followers? Nasa, 1,502,994. Twitter followers natin. Yan. Okay. YouTube? 6,409,708. Facebook? 13,849,787. For a total of 21,761. Mr. Manny, yan ang nanonood sa atin, Mr. Pacquiao. Yan ang nanonood sa atin ngayon, 5 to 6:30. Yan ay sa ano yan, social media. Ha? Yan ang sa social media. Iba pa yung television na buong Pilipinas. Kaya, wow, di ba ang nanonood sa atin? Pwede ba sa mga awal? Pwede ba timbilahan sila na sa television? Hindi natin mabibila na sa television kasi nasa television, pamipamila yan. Hindi. Yung natitira sa 21 million na hindi natin bilang, yun yung nanonood ng... Mismo! Totoo naman po yan. Dahil siyempre, alam mo bakit? Kaya tayo lang ang live ngayon eh. So tayo talaga pinapanood ngayon. How do you find the place? Look at that, oh. Parang nasa New York. Parang tinan mo. Parang tayong nasa... Wala sa Pilipinas. Nasa ibang bansa tayo. Okay, pero ito, sanay ka na sa ibang bansa, ano? Pero sa totoo lang, ha? Sobrang proud to proud kami. Ako proud to proud ako pag nakakasama natin isang Manny Pacquiao. Di ba? Ikaw ang Hindi, nag-ukit ka eh. Nag-ukit ka ng, eka nga eh. Diba kung iba sabi pelat o pilat sa mga ano. Pero ikaw nag-ukit ka ng kagandahan o. Sa bawat puso ng mga Pilipino, mawawala na tayong mundo rito sa mundong ito. Mawawala na ho tayo, tandaan niyo po. At siyempre, yung Manny Pacquiao na pangalan, nakaukit na sa puso at isip ng mga Pilipino. Diba? At ipaalam din sa tao na lahat ng na-accomplishment ko, achievement ko, hindi isa para sa akin, doon sa ating lahat mga Pilipino, sa mga kumbayan natin. The Filipino pride! Masang kamao na, kumama. Alam mo, parang exciting tong ipag-interview na to eh. Kasi napag-usapan namin kanina na ano, na we're going to talk about politics. Walang politika ngayon. It's about, saan ka nang galing, sino ka ba talaga? Kasi lagi nalalaman na ng mga Pilipino, si Manny Pacquiao, boxer yan, champion yan. Okay yan, ganito eh. Pride natin. Pero, kumbaga, ano, saan ka ba nang galing? Alam mo, maraming salamat sa pagkakataong ito na binigay mo sa akin na ma-explain yung kung saan ako nanggaling. Sa totoo lang, galing kami tas sa walang wala. Wala kaming sariling tahanan, wala kaming naranasan ko matulog sa gilid lamang ng kalye. Yung mga natutulog sa bangkita dyan na sa pinangkarton, naranasan ko po yan. And then, naranasan namin na walang pagkain sa isang araw. Tubig lang inumin namin para makasurvive. Mawala yung butong. Ilan kayo mga kapatid? Bali, apat kami magkapatid, anim kami magkapatid, may kapatid ako sa mami na dalawa, and then apat kaming sa original. And then, walang naghiwala yung magulang ko, bata pa kami, at walang buhay, kami lang naging ano. Pero noong mga panahon na yan, nagsisimula ka sa buhay, ano ba nasa isip mo? Ano ba yung pangarap mo? Marami akong pangarap sa buhay na nung nag-umpisa ako, unang-una gusto kong matulungan yung mga magulang ko, gusto kong matulungan yung pamilya ko. Kasi ako ang breadwinner, ako naghahanap ng pera para may pagkain. And then, nangarap ako na umasinso sa buhay, dasal sa Panginoon at sipag lang. At hindi ko naman alam itong pinasok kong boxing. Kasi nagkataon lang na may boxing event every Sunday sa Jensan.
nag-participate ako dahil nabalitaan ko may premium. And then, ang premium nun is 50 pesos lang. 50 pesos? Sa isang fight? Sa isang fight. Pero bago ka lumabas, sumabak sa ring, ikaw ba nagpa-practice ka na? Mahilig ka na mag-boxing? Wala akong hindi ko alam yung boxing, wala akong idea, basta nag-participate. Eh, ba't ka sumali doon? Nag-participate lang ako kasi may premium nga. Because of the 50 pesos? Yes, para may malaking bagay na kasi yan nung araw, nung kami ay walang-wala talaga, yung 50 pesos makabili ka na ng ilang kilong bigas. Kasi ang kilo ng bigas noon nasa mga 7 pesos pa lang, 8 pesos. So, 50 pesos, marami kang mabiling ilang kilong bigas yan sa kapagka-ulam. Yun yung ano ko. Pero wala akong idea sa boxing, ano yung boxing. Wala akong kalang ano ba yung boxing. Alam mo, kaya ako yung natatanong, hindi naman natin alam yan eh. Kung talagang siya talagang nakakaalam siguro. Well, pamilya mo, yung mga kaibigan mo, pero yung sambayanan, yung mga kababayan natin, masarap din nalalaman natin, ano bang puso ng itong Manny Pacquiao na to? Sino ba to talaga? Saan ka ba nanggaling? Kasi kilala lang natin siya. So, of course, champion siya. Malakas ang untok, nagpapa-knockout, di ba? Tapos yun, simpleng tao. Di ba, napaka-simple, walang garo sa buhay. Anyway, yun, doon ka nagsimula. Yes, alam mo, well, dumating sa yung na-experience namin sa buhay namin na talagang, kung imagine ko lang, na-emotional ako pag pinakwento ko ito eh. Isang araw, wala talaga kami pagkain. Imagine, yung kapatid ko, yung si Congressman Ruel, maliit pa yan, bata pa, hindi nakakaintindi kung sabihin mo, ipaliwanan mo sa kanya, wala tayong pagkain, umiiyak, nagugutom na mga 1:30 in the afternoon, walang almusal, walang tanghalian. So, nagugutom, umiiyak, nag-iyak, tapos ang mama ko naman, si Mami, tumutulong yung luha, anak, anong magagawa natin, wala tayong pera pagkain, wala tayong pagsaing, wala tayong pagkain. Inom lang muna ka ng maraming tubig dyan para mawala yung gutom ninyo, baka mamayang gabi, magkaroon tayo ng pagkain. Yun, tumutulo, umiiyak mama ko. At tapos yung kapatid ko, talaga umiiyak, hindi niya na maintindihan na wala talagang pagkain. Ako naman, tumulo luha ko, bumalis ako ng bahay. Pumunta ako sa bakery. Uli, buhay pa yung mga may-ari ng bakery. Pumunta ako sa bakery, yung tinapay na inaamag na ipapakain na sa baboy. Sabi ko, huwag niyo munang ipitapon yan, pipilian ko muna yung mga kunti lang aamag. Kumbaga ngayon, parang pagpag. Tatanggalin ko lang, alisin ko lang, tapos iinitin ko ulit. Tapos yun, makasurvive lang. Ganon ang buhay na dinanas ko bago ko ng Manny Pacquiao. Kaya na lang, ganon lang ako ka-sincere magtulog sa tao. Yung nakita ko, pinababahagi ko talaga sa tao sa abot ang aking makakaya. Kasi alam ko kung doon ako galing. Kasi kasama nila ako. Well, maganda ko ito na pag-uusapan ito kasi ako din, hindi ko naman alam yung story ng buhay mo. Yung story ng buhay ko, hindi mo rin alam. Hindi naman ito humingi kami ng simpatsya. Para malaman nyo, kasi ito ay mukha ng inspirasyon. Sa mga katulad nyo ng mga batang nakangarap, ay sa Manny Pacquiao, di ba? Sa boxing, yan ang nag-istorya. Kailangan lang niyang makakuha ng pambili ng pangkain, hindi siya marunong mag-boxing. Di ba? Sabi mo, anong year yan? Ito ay 1992, 1991. Nung nanalo ka ba, unang mo laban? Nanalo ako. 50 pesos. Ako. So, anong kinuha mo? Pero hindi ko alam yung kung ano yung boxing na yun. Walang ko alam. Basta kumita na ako. And then, nanalo. Sino kasama mo nun? Nanalo ako. Mga barkada ko lang. Mga bata rin. Mga magkakaibigan kayo. Oo, magkakaibigan ako. Sa Jen, saan nangyari yan? Oo, tapos umuwi ako ng bahay. Nakabili ako ng ilang kilong bigas, ganyan. Mama, ganyan. Tapos bili ako ng bagoong para yung bagoong kasi matagal maubos eh. Hindi man napapanis. So, bagoong at saka tuyo. Yan. So, nung umuwi ka sa bahay, talaga yung bagoong at saka yung tapos bigas. Sabi ng mama kasi stricto kasi si Mami D. Pag sabi nyo, sa akin galing to. Kasi pag kabilin-bilin na ng mami namin, huwag kayo mahingi, huwag kayo magnakaw, huwag kayo sabi nyo, ano yung mami ko eh. Saan galing to? Ma, pinagtrabuhuan ko po yan. Pero hindi ko sinabi na boxing kasi wala man ako alam. Yung nagpag-suntukan ako, hindi ko sinabi sa kanya. Tapos, paano nangyari? Ano, first round, ilang rounds yun? Hindi ko alam. Basta ganun-ganun lang ako nun. Tapos ganun-ganun. Wala akong alam eh. Yun yung experience ko. Hindi mo ba alam na? Ayan pala, nakikita. Ayan. So yung pamilya. Sige. Ayan ako sa bandang kanan. Pinakakaan. Ayun ka sa kanan? Oo, yan. Ikaw ba yung may bulaklak? Ayan na pinakataas, yung nasa kanan, pinakakanan. Ayun. Ba't guwapo ka na? Ayan. Ba't ang pogi mo na? Ngayon. Mas pogi ka ngayon. Ayan. Diba? Ayan o. Ito, ilang taong ka dyan? Dito, ano ako dyan, 18 years old. 17. 17 years old. Ano yung umaano ka na ba yan? Sa bikiri yan, bikiri.
Ano yung bakery? Bakery yan sa Patagawa, Tinapay. Kasi alam ko yung bakery 1, bakery 2, bakery 3. Iba yun yan? Sa bakery to, bilihan mo ng Tinapay. Paggawaan ng Tinapay. Ah, pero ano ba ang unang trabaho bago ka maging boksingero? Wala. Wala, iba-iba. Nagtitinda ako ng, ano eh, nagtitinda ako ng paminta, ahos, ay, yung bawang, gano'n. Paminta, bawang, tapos pandesal. And then after yung, nalalaw ba kung sino yung nakalaban mo yung first fight? Sa professional, naalala ko. Pero yung amateur, yung una-una, yung 50 pesos? Naalala ko. Oh. Andito siya eh. Direct, andiyan ba siya? Lechas? Ito yung una mong nakalaban. Surprise to, ha? Oo. Oh. Yeah. Andito lang siya. Pakita ko lang. Ito yung una niyang nakalaban. Dito lang. Ito siya, Manny. Okay, dahan-dahan lang. Yan siya. Pakita mo lang. Okay, pasok. Ayan, ito siya. Siya yung una mong nakalaban. Halika. Naalala mo ba yung una niyang laban? Parang natatandaan ko nga. Oo. Anong, di ba? Nadaya mo daw siya eh. Nadaya yung una mong... So, kilala mo, no? Sa ano, di ba? Opo. Sabihin mo rin ko yung una. Ano pa nangyari? Matigas pa talaga yung kamaw niya eh. Na-knockout ako agad. Knockout ka agad. So, eto, tumating hipo yung baba. So, eto, so, naalala mo na? Okay, maraming salamat ha. Ingat ka ha. Ingat. Actually yan, patay na yan, binuhay ko lang. Okay, pinatayo lang namin.